Morning po. Pupunta kami ngayon sa aming insurance. May appointment kami. Ano ba? Dahil sa nasunog ba? Kasama ko si Martin. Nasa likod ko pa. Yay! Natapos na ni Martin ang isang 1 week na trabaho. Nakaya ng kanyang tuhod. Ito ko ngayon sa cake. Ganda ng mga deco nila. Oh. Ayan po ninyo, may isang lalaki dyan. Ah. Nakabili na ako ng swimming na ano, kay Fiona at kay Philip. Dahil maliit na yun sa kanila yung pang swimming nila. Ah, here, shot. Hindi mo ayun na fun shot. Asin? Hindi mo. Here, Ron? Yeah. Basa ding sa kinda. Hindi mo ayun. Sure. Oh, ang dugamit. Palong, ito na. Yeah. Si Philip kasi nakalimutan niya yung kanyang ano ba bag na pang swimming ba. Hindi namin alam kung saan niya naiwan. Sayang, Nike pa naman yun. Kaya bilangan namin bumili ng bago. Ako din magtingin din ako ng ano pang swimming na damit. Yan, nasa bahay na po tayo. Sarado muna natin ang pinto. At iinom muna ako ng tubig dahil nauho ako. Oh, grabe, init sa labas. Mineral ako sa akin to na ano, plus. Na tubig. Yan, tapos na kami doon sa ano, sa insurance. Alam po ninyo, na-stress ako. Kami na ngayon nasunugan, no? Kami pang na-stress. Daming ano, daming kutib, ang daming then blah 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 blah. Nakainis. Tayo na ngayon nasunugan, tayo pang ma-stress, daming mga proseso diyan, mga ganyan. Ako na kan nakinig lang ako dahil yung insurance po namin, ang bilis po magsalita, no? Ano ba? Ang bilis ko lang, makinig lang talaga ako, tas ano ba? Kasi, syempre, hindi pa ako magaling asin, magaling mag-German. Kahit matagal na ako dito, pero mahirap pa rin ako magsalita ng kanilang language yun. Nakinig lang ako, pero naintindihan ko naman. Yan lang na ako na stress kasi, basta mag, ano na naman kami ng lawyer, magtanong kami sa lawyer, yung anong advice ng lawyer sa amin, ganyan. Ay, parang kami ang na-stress po. Kami ang nasunugan, no? Ako, na-stress talaga ako dyan sa sunog na dyan. Dahil pag wala lang po yan, hindi po yan nangyari. Yung mga anak ko po, nag-enjoy na po dyan mag-swimming. Kaya dahil nilalagyan namin ng swimming pool dyan. Nag-enjoy na yan sila. Nakaupo na kami dyan. Nag-grill na kami. Nag-relax na kami. Ngayon, hindi namin magawa dahil nga nasunog. Tapos kami pang na-stress dito sa mga insurance. Kaya nakakaloka. Ay, tapos no, yung birthday, mga birthday namin, hindi kami makasilibrate dyan sa likod ng bahay namin dahil nga delikado sa mga bata. Hanggang hindi pa na natrabaho yan dyan, hindi kami magsiselebrate dyan sa likod ng bahay namin dahil hindi natin talaga mapigilan ng mga bata, hindi pupunta dyan. Si Philip nga, kaya yung kaibigan niya, pumunta sa likod. Dyan naglaro sila, sabi ko, bakit nandyan kayo? Kasi maraming ang mga delikado matusok sila ba? Kasi nandyan pa yung lahat talaga nasunoy. Di pa talaga nila inalis namin. Sabi ko kay Philip, huwag siyang pumunta dyan na huwag magdala ng bata sa likod. Di na, ano yung bata dahil nasunog, ganyan ba? Kaya plano namin, sa baba kami mag-party ng birthday na Martin sa garage namin. Eh, hindi kami makaselebrate dyan dahil nga sa sunog. Kami pang nasunugan, pero kami pang na-stress. Tara, ako ang na-stress. Na-stress din si Martin dahil tatawag na naman siya sa lawyer, tatanong siyang ganyan. Tanong lang naman siya. May ano lang naman siya ba? Para magkuha lang ng mga parang idea ba? Idea? Basta. Tapos yun. Yung pinuntahan namin kanina, insurance po namin yun. Kasi meron po kami insurance sa bahay. Kung sakaling bahay namin masunog, binagyo, ganyan, may insurance po kami dito. Yun. Yung insurance namin, magbabayad sila ng 13,000. Tapos yung babayaran dyan sa likod, ay hindi, kulang lang yan dahil
yung sa dalawang company na magtatrabaho dyan, 30,000 na po, hindi pa kasama lahat. Kaya malaking pera talaga. Tapos hindi pa namin alam yung insurance ng kapitbahay namin, kung magkano babayaran nila. Hintayin namin yun. Kasi kung sagot nila yung 30,000, syempre, babalik yun ang insurance namin yung, basta, hindi ko na maano ba, maghintay na lang kami sa, ano ang sasabihin ng isang site. Pero na-stress talaga ako. Grabe yung stress ko ngayon. Init-init pa, tas kasi nga, dyan ako nagsasampay ba? Ayoko kasi magsampay sa garden namin dahil nga sa tip ba? Yan, ipakita ko na po sa inyo yung nabili namin doon sa... Tagalin mo natin yung bag natin. Bigat, magtaga. ipakita ko po sa inyo yung nabili namin. Ito ay pang ano, pang trapo ba? Pang linis. Namili ako dito dahil po, ako po nahihiya magsuot ng swimsuit dahil hindi nga tayo mataba ko tayo. Pero alam nyo, dito sa Germany yung mga tao, pag nag-swimsuit ka, wala nang pakialam eh. Hindi pa sa atin ba? Dito sa Germany, wala yung pakialam yung mga tao niya. Pumili ako nito para suot ko ba? Para hindi masyadong, hindi makita yung aking, ano ba, katawan. Nahiya po talaga ako. Ito nabili ko kanina doon. Ano pa itong mga nipilip dito eh. Tapos, bumili din ako nito. Panglinis, pang ano, pang map natin. Binilhan ko si Fiona ng bagong to, kay Fiona. Kasi maliit na yung sa kanya ma. Tapos nagustuhan ko nito. Sana kasya to kay Fiona. Matutuwa si Fiona nito pag kasi mga bata gusto nila mag-swimming kami bukas, pero titingnan na. At saka ito. Ito naman kay Philip. Si Philip po, meron po silang, pumupunta po yun sila, nagsiswimming po yun sila. Every Friday, last week, nakalimutan niya yung kanyang bag. Doon nakalagay yung kanyang pang swimming na pandito, shorts, towel, at saka yung sabon, at saka yung shower gel niya ba. Nakalimutan niya, ang ganda pa naman ng bag na yun. Kay Michelle pa yun ba? Philip, nakalimutan. Ito, bumili din si Martin siguro kay Philip to, laruan. Tapos ito, binili ko para kay Philip bagong lalagyan ng kanyang mga damit kung mag-swimming sila. Dahil ngayon, ginamit ko na naman yung isang bag ni Michelle. At sana hindi niya makalimutan ngayon. Sabi ko sa kanya, pag nakalimutan mo yan, babalik ka talaga dun sa kung saan kayo nag-swimming at hanapin mo. Hindi pwede na, palagi na lang nakakalimutan, batas, palagi na lang tayo bili ng bili, di ba? Mahal, gastos. Inis talaga ako eh. Na-stress ako ngayon ba? Minum na ako ng tubig. Nag-practice pala ako kanina dahil sasayaw po kami doon sa Bonn, no? Sa Ubi Festival. Sasayaw po ang Tembelman sa mga taga-Germany po na subscribers po namin. Kung gusto po ninyo manood, pumunta po kayo doon sa St. Augustine. Doon po gaganapin ang Ubi Festival. Yan po ang kakaunahan na Ubi Festival na gagawin dito sa Germany. Nahihiya po ako dahil marami po akong kakilala na pupunta doon. Di lang yung Tembelman, yung mga kakilala ko dito sa Germany. Pero bahala na dahil kasali. Kasi ako, isa ako sa member ng Tembelman eh. Kaya ano naman, pangit naman kung hindi ako sasali, di ba? Para na hindi marunong magaling sumayaw, basta sasali ako. At sa gusto pong manood, pumunta po kayo. Yan po ang sinabi ko sa video kahapon na pupunta ko ng doon po ako. Dahil po dyan, matutulog ako doon, mag-practice. Kaya dito sa bahay, nagdandahan na mag-practice kami para hindi namin malimutan yung ano ba. Kaya mag-practice ako ulit dahil kanina naputol dahil lumalis ka nga kami ni Martin dahil may appointment kami. Ngayon ulit mag-practice ako. Abangan natin ang ating pagsasayaw doon. Kakahiya ba pero okay lang yan kasi ano naman. Para sa mga ano naman yan. Para sa event ng ating nandito sa Germany, mga Pilipino, di ba? Kaya kahit nahihiya, kakayanin. Si Fiona, ka-OOA lang nila galing kindergarten. Kumakain siya na ngayon. Okay, sa mga yung mga yung blawag ko pa po, di ato blawag ko pa mas matvendo ang bone ni yung mga yung mata, okay? Okay. Kasi sa kindergarten nila, ano, may ano ngayon ba? Naggawa ng bagong ano mga room dahil kasi ano, kulang yung ano ba? Kindergarten dito ba?
palaging puno ngayon pinaano na. Maraming bata nang maka ano sa kindergarten nila Fiona dahil palakihan man nila. Kaya nagawa ng bagong mga room. Kaya sila Fiona ngayon nilipat muna sa kabila. Ne? Pero si Fiona mag-graduate naman siya. Last ano na lang sa kindergarten, ne? Mahilig sa puruta si Fiona. Mama, let's talk then we sure to the Boston. Next book. Talk and talk, we na house to talk. Montag. Morgen Samstag. Übermorgen Sonntag und dann ist wieder Montag. Ja. Sabi niya, kailan daw kami mag-ano, mag-gawa ng... Mama, du musst aber ich kann da draußen spielen. Nee, mag ich das. Ich mach mit. Okay. Guapa, magkakasama. Ismael, maraming salamat. Zach, Ismael, maraming salamat. Salamat po. Maraming salamat po. Init, ne? Hais, sabi ko sa kanya, mainit. Gusto sana namin mag-swimming ngayon ba? Mama, I got that goodness, got off and almost made it a tough instant. Gusto sana namin mag-swimming ngayon, pero ano man, pangit ang panahon ba? Baka bukas na lang. Si Fiona, sumama sa akin. Magtapon kami ng basura. Pasa up na yun, Felix. Give it a glass, ne? Langsam! Was machst du? Hä? Nein, das ist Flugzeug. Das ist Flugzeug, wenn er... Kala niya may ano ba, may kidlat. Kasi uulan kasi, oh. Uulan naman kasi kidlat. Natakot. Eh, distrasi kan. Give me distrasi, Kortz. Besa in distrasi. Ist so eng hier. Again. Langsam. Nicht so schnell. Bremsen. Ja, weiter. Aber nicht so weit. Vielleicht kommt gleich Gewitter, ja? Nur da. Nur da ein bisschen... Nein, die kommen vielleicht nicht hier. Nein, die kommen heute. Aber, Kamerato. Mama! Geh, mach! Hast du kein Auto mehr? Nur einer da, einer einmal. Wer ist da? Der Pastor. Warte, mach meine Haare richtig machen. Wo ist das eine junge Anomo, ey? Den Angel man an Hik Anon, ja? Bitte? Einfach drin. Oh, Pina, Ola na ata Fiona. Hm? Schlau, glaube ich. Nee. Dann kommt der Wasser da und dann kannst du das spielen, okay? Schön, ne? Ja, das werfe ich dann Philipp an. Ja? Das werfe ich dann Philipp an. Geht noch mal nach Anako, ey. Ich werfe Orange nicht mehr, okay? Okay. Und Blau. Nur Blau und Orange. Nein, und Grün. Philipp war Grün und ich werde Orange und du wirst Blau haben. Okay. Aber egal, wie du nass wirst, du kannst dich umziehen. Ja, das ist nicht schlimm, das ist doch Sommer, oder? Ja. Also nee, hier. Oder musst du hier? Okay. Ich bin klarer oder auch sila. Maglilini sana ako dyan eh. Ja? Wenn da jetzt ein Schildkrötenwasser landet, ist da dein Schild. Pakita namin ang view. Puro green na dito sa Germany. Summer na. Germany next stop model. Philipp, like si bitte. Ich mach video here. Kuna. Nag-away na naman ang dalawa. Dito kami dumaan dahil doon sa highway ay sirado po. Nicht auf einmal so ein Geschrei. Wir sind hier auf einer fremden Straße, wo wir Welten herfahren. Und außerdem so, guck mal. Ich bin gerade voll erschrocken, ey. Ang ano ba, ang kasada ba, oh? Isang auto lang magkasya.
medyo ano, malamig yun. Daming kara, ano. Dito na kami. Alam niyo po ba kung nasaan kami? Nandito kami sa Roar Park sa Bukom. Suot ko na po yung dress na pinakita ko po sa inyo. Hindi ko po siya sisauli din. Nagustuhan ko din po talaga siya. Medyo malamig ngayon kaya naka-blazer tayo. Kain muna sila. Okay. Sa Piona. Hintay ko sila Martin. Ayan na sila. Lumabas na. Bumili ako ng Dunkin Donut. Yeah. Reka, Martin. Mama, hindi ka umabasa. Sa tingin ako ito. Mabasa ko yun. Saistiglay, sa siyon. Ang daming tao ngayon dito. Hirapan tayo mag-video. Kami kumain. Hindi kami nabusog sa kinain namin. Parang ano lang, konti lang. Kunin niyo si Martin. Pinapayungan na laki. Pinapayungan siya. Dubis a model. Model, come, let's go. Ang ganda. Ganda naman dito, eh. Mga body ko. Para birthday. Ang ganda. This is for Giborstag, man. Shot. Mas musit sa open. Mama's Giborstag bag, de? Yeah. Ang ganda ng bag nila. Ito din, oh. Bilhin ni Martin, ang ganda. Yun na, ang gandang magandang bag ito sa guest, eh. Ito, oh, parang Pindi yung ano niya ba? Inspired by Pindi, ne? Ito naman ay on the go. On the go sa Louis Vuitton. Ang ganda nila, ang dami nila. Ganda ng dito, nagustuhan ko din to, oh. Pero meron na kasi akong backpack, eh. Tapos pang lalaki siya. Pwede naman yan pang babae. Ang ganda niya. Nag-alarm yung ano, bag. Kasi kinuha ng ano, tindero. Baka may naiwan ba. Hindi natanggal. Ah, may belt din sila. Ngayon ko lang nakita. Ah, maganda nitong belt nila. Oh. Ganda. T-shirt lang nga sana yung bilhin ko. Wala man sila ng t-shirt na gusto ko. Ang ganda nila.
Maganda yung mga bagong bagong guests. Yan ang mga ama ko. Yan na po yung bag na bili na ni Martin. Pakita ko po sa inyo mamaya. Yeah. Pa-uwi na po kami. Kaya mag-grocery pa kami. Medyo malamig ngayon ba? Kasi hindi talaga umaraw ngayon. Malamig. Kayo mga tao ba naka blazer talaga, naka jacket yung iba. Katulad ni Fiona, oh, may suot na blazer. Ako din. Ganda ng parking lot nila na restaurant. Si Philip, ang daming kinain ni Philip. Kailangan mag-jogging ni Philip. Hasta gihort? Yeah. Daming kinain, purya buyag lang. Lakas kumain. How come? Ito kami sa lugar nila, Giselle, nag-grocery kasi kung sa amin pa, pag-uwi namin, magsirado na, hindi na aabutin sa oras. Philip? Matalin, salo. As naman. Kaya ni Philip abutin yung ilong niya. Philip, look man. Talent daw niya yan. Nakuluko talaga to si Philip, no? Joker to, katulad to ng papa niya. Malapit na mag-ano sa akin, no? Kasing tangkad ko. Hey! Nalagit ito nga. Gara-gara man na siya eh. Dito kami sa Kauplan. Dali na mag-grocery kayo. Uuwi pa kami ba? Isang oras pa yung biyahe namin. Kung walang traffic. Kung ma-traffic, abuti nang lagpas ng isang oras. Malambig talaga ngayon. Hindi naman as in super lamig, pero ano ba? Kailangan talaga magsuot ng ganito. Mili lang kami konti dahil wala na kami pagkain sa bahay. Naubusan na tayo ng pagkain. Naigiubo sa loyo na to. Naigiubo. Dito na tayo. Kumo, di kami naalis berbong here. Tignan yung nakita ni Phil Martin, Philippine. Basita? Smoothie? Basita drin eh. Blood community of Fulstaff. Nee, das ist glaube ich alle Länder, glaube ich. Guck mal die andere auf der Philippine auf. Oh. La Philippine. Sorry, Mama. Sorry, Mama. Nicht Mama. Okay. May kailangan bilhin si Pili para gamit sa Schule. Sa school. Papa, wieso? Wieso, Papa? Viel kostet das? Ang mahal na ngayon dito. Mahal dito eh. Kasi sa amin. Gibt's nicht? Wie sieht das aus? Was ist das? Bienen Vögelburg. Jetzt Stachel Bienen. Jan Sipiona, Namele den. Wildbienen. Oh, die sehen aber ein bisschen cool aus. Schau mal. Schon, ne? Der hat Juhu gesagt. Juhu? Ja, Juhu. Yan, tapos na kami. Kamhal fest bitte. Wala di mo naman. Angibot?
5,39 Euro sind immer 300 Gramm drin. Yan, tapos na tayo. Tubig, ano lang yung man. Madami namin binili yung tubig ba? Kasi wala na kaming tubig. Sa bahay na po kami, ka-uwi lang namin. Pumunta kami doon sa Bukom, tapos nag-grocery kami sa Kaupland. Hindi na talaga biro mag-grocery ngayon, mahal talaga. Namahalan kami doon, mas mahal kaysa dito sa Lidl sa amin, mas mahal sa Kaupland. Kasi dito sa amin, walang Kaupland. Tapos doon kami pumunta, kasi pag dito pa kami sa amin mag-grocery, pagdating namin dito, sirado na ang tindahan, kaya doon na lang kami. Tapos namahalan kami doon, kaya konti lang yung binili namin. At dumaan kami sa McDonald's dahil may pinabili si Michelle. At ito na po yung binili ni Martin sa akin. Yan. Pakita ko po sa inyo. Nagustuhan ko po talaga siya. Bagong design ng guest ngayon. Kaya pakita ko po sa inyo. At mag-asikaso mo po muna ako kay Uma bago ko po siya ipakita. Dahil si Uma... bibigay ko pa yung gamot niya. Kaya mag-asikaso po muna ako. Pupunta muna ako sa taas. Ito na po yung binili ni Martin kanina. Kita lang ko. Pakita ko lang po sa inyo sa dilid. Ito na siya. Yung kanyang oh, diba? Kasi po wala po akong ano, wala po akong kulay na ay meron pala akong black na ano, bag pala, slim bag. Nagustuhan ko talaga yung ano niya, para siyang Prada yung ano niya, yung design niya ba, para siyang Prada, yung may ganito din kasi yung Prada. Tingnan po ninyo, diba? Ang ganda po niya. Tapos meron siyang ano, oh. Meron siyang maliit na... Tapos pwede mo siyang ganyanin. Ganyan. Tapos pwede din siya ano, sling bag. Ganyan siya. Sling bag. Ito, maganda to. Ito talaga nagustuhan ko. Tapos pwede din ano ba... Pwede din ganyan. Kita ko po sa inyo yung ano yung sa loob niya. Yan. Marami kang pwedeng ano malagyan. Tapos ito sa gitna, meron din siya. So. Diba? Maganda siya. Nagustuhan ko talaga. Nili ni Martin. At dito din. Meron din siya. Tapos ito. Ito yung... Kwento ko pala sa inyo nangyari dito sa Germany nung isang araw. Nung Huwebes at Biyernes, kasi pangit ang panahon dito. Malakas yung ulan, kidlat, hangin, tapos nag-warning din ng tornado ba. Kaya maaga namin kinuha yung mga bata kahapon. May lugar na malapit dito sa amin. Grabe ang nangyari doon sa kanila. Maraming puno na tumba, mga bahay na sira.
Dahil nga sa tornado, tas ang lakas ng hangin, ulan. Tas yung lugar na binaha noon, last year, na maraming namatay. May nangyari na naman dun sa kanila. Grabe, lakas din ang ulan dun. Tas umulan pa ng yelo, tas ang lalaki pa. Nakakaluka yung weather kahapon. Tas narinig namin sa radyo kanina yung tornado na kung saan yung nangyari ang tornado. Hindi pinapalabas yung mga tao sa bahay nila dahil delikado, dahil nga maraming natanggal sa atip sa mga bahay doon ba. Tapos yung mga puno, ang laki ng mga puno ba, natumba talaga siya. Naano ko baka dahil malapit lang sa amin, mga 1 hour ata yung biyahe. Tapos dito din sa amin, masama din talaga yung panahon nung Huwebes at Biyernes. Umulan, lakas ng ulan, tas kahapon din, lakas ng ulan, tas hangin. Kaya sabi ko, na kunin naman maaga yung mga bata. Kaya nung Huwebes at Biyernes, hindi kami talaga umalis after namin kinuha yung mga bata. E-end ko na po ang ating video ngayon po. Maraming salamat po sa panonood palagi. God bless us all po. Bye!